karon 300 unsaon ba pag-invest sa mga cryptocurrency o gusto nato nga makita, maskin man nag-invest nato less than 5,000 or less than 10,000 ug naay potential na kini pag makita nato ni nga coin na possible nga either mo 100,000, 150,000 o 200,000 depende within a span lang mga pila lang ka semana or bulan ug kani possible nato nga makit-an dayon kay naatay duha ka paraan unsaon pagpangita ug atong pwede dayon i-ride. Okay, so kani usa man ta pagsugod na lantay unom kas pagabuhaton. Una, kung naatay Trust Wallet, kung wala mag-download ta naatay Play Store mag-download ta na magkimutawag account ana. Ang ikaduha, natay Binance account. Kung wala kay account, paghimo ani dali lang man. Natay link sa ubos sa video description or para makahimo tani at least kung naka account sa Binance, at least discounted ang mga transaction fee kung mo cash in ka o mo cash out ka. Ikatulo, pag naana kay unod ang imong Binance account, dapat mahimo ning BNB coin. So dali lang na siya, imura na siyang i-convert ang imong dollar account kung USDT kung gikuha ni mo siya using P2P sa Binance. Ikaupat na ito nga buhaton, mo niya kong giingon nga kaning coin market cap ug coin gecko direta manangita ug mga recently added na mga coin ug kana sila naatay possible nga moray da hindi ha ug kana magkuha og madalian nga profit. Ikatulo, ang BSC scan, mao ni ang website kung asa ang mga Binance Smart Chain ng mga project nga naga-invest ang ubang tao ug kani sila mo ni na listed sa coin market cap ug coin gecko. Ikalima, ang pancake swap, mao ni ang way para makapalitan ang coin. Ay kaproblema ang pancake swap, makita na po na siya sa Trust Wallet under sa DAP na section. Uy, kaunon ang pag-cash out sa imo earnings kung panakuntahay na nakita na ang butang na ito 100,000 to 150,000 kung inap na sa imo, pwede na ito siyang i-cash out. Gabalik niya punta sa pancake swap at itong i-swap ang atong napulit na coin padong sa either BUSD or BNB and then i-cash out na ito padong sa Binance account na ito para mahimo kini nga kwarta. Okay, sugdan na ito. Ang Trust Wallet, ang Trust Wallet mao ni siya. So saan ba nato ang paraan para kini mahitabo ug makapalita og mga coins? Ang Trust Wallet ang pinakauna atong buhaton ani maghimo tag account. Okay, and then dire sa ibabaw na dire ang dApps, money ang dApps, money ang pancake swap. Ayan, money ang pancake swap. So mo na kong gingon dire nato ang way para ma-transfer na to ang atong BNB coins. For example, kani BNB siya. And then, dire itong coins na gusto na to ipalit sa BNB. Kung wala dire sa listahan ang magipangita, natay way niya sa on pagkuha itong contract address para i-paste dire nga side para ma-add ni mo o makapalit ka. Og pwede naman na siya ipila kabuok depende sa imong balance. Make sure ang imong Trust Wallet is na ay nabili na transaction fee or pan-transact kay BNB mangod siyang ginagamit. Usually less than a dollar lang mampun ang mga transaction. So ingana lang ang atong pagabuhaton na niya. So after na nanatayan ang account, sakpa lang sa niya ka ng example lang sa kung gusto ninyo i-add ninyo diri pa ma-monitor diri ta sa ibabaw kaning na idua ka circle nga na ilinya tapad sa collectibles kana
i-paste na to pang contract address or yatong i-search kung makita siya. Kung wala siya, ato i-paste. And then nga to i-enable or i-disable. Pag enable na siya, automatic magawas na siya dari sa mga list of coins niyo. So, ito na ito sa ikaduha. Ito, takaroon dari sa dito sa CoinGecko, ade kano siya, ayan. Button ni mo, CoinGecko.com, and then menu, ato ta sa markets, and ato ta sa recently added. Dito sa, pag makita na nato, pislito nato ng price, ato sa, pinakagamay nga 0, ayun. Pag makita na yung 0-0 na tanan, tanawin ninyo kung kano sa siya added. As much as possible, tanawin nyo itong recently added lang yun nga, wak pa i-add bot o isa ka-add lang. Okay, for example, kani si Rich. Pwede ka mo jump ani, tanaw lang po na ito ang volume. Okay, tanaw na itong volume kung mabot na million dollar volume. Ibig sabihin, dagan lang nag-invest na. Pero kung sa imong paminaw, musulod ka din rin, masking 244,000 pa lang yung volume, pwede siya. Karon kung desidido ka ani, itap lang na. Okay, balik na sa tan. Simple na sa Coin Market Cap. At lang yap na sa menu. At ito sa exchange. No. At ito na sa ayun. Cryptocurrencies and then recently added. Same thing yap mo. Pwede ito sa price. Ayun. Tanawin ninyo kung kano sa yap siya na added. And then tama di ang blockchain niya dapat Binance Coin, okay? Dili ERC20. Pero pwede po mo mag ERC20, medyo mahal lang ang iyang transaction fee. So direta sa Binance lang sa focus. So, tanaw lang ninyo kung kanusa siya na added. Kung wa mo nakita diri nga bago lang na add. So ayo lang sa bali na mo sa CoinGecko or vice versa. So, nakita na nato diri si Rich, for example, di si Dido Takay Rich. Ato sa nang itap si Rich. So, nakita na to nga napa sa 8, wala pa yung number ang 8 digit. Kasi ang may kasagaran magmakita diri is 8 digit gikan sa period is 2468. So, kung gingon sa inyo, money ang contract address, kaning contract. Ayan, kaning money ang contract. Kaning ikopyahan ninyo na BSC, okay mo na siya. Tanaw na to, kinsa nag-offer? O tanaw was 1% 1 hour ni 7.9% na ang return or ang pag-increase rather, then 24 hours is 16.8. So asa nag-offer si PancakeSwap. Tanaw, PancakeSwap ya pag-offer nga nay volume of 232,000. So karon ang atong buhaton kay nakapi naman nato ning contract address. Balik ta usab diri sa atong trust wallet. Karon ang buhaton sa nato i-add sa nato diri ang token. If ever i-take paste nato tong contract. Ayun, Richie Rich i-enable nato. Ayun, makita ninyo Richie Rich. So naada na to at ito sa DAP at ito sa PancakeSwap. So kung naiunod na yung BNB, pwede mo makapalit ang bata nyo dari select lang since wala man si Richie katay na to Richie. So wala button, i-paste na to ang contract. Ayun, nakita siya. So dito lang ang ada. And then itap ang reach. Ayun. Tanawin na ito, pilay presyo niya. Itap lang na ito ang sample USDT para makita na ito ang actual price niya ron. Magtap lang tagi sa kabuok. So, ang presyo niya is 2.68. So, napas siya sa ika 9 digit, ika sa period. So, kung for example, naakay mag-invest na ni Oga, tang na to, $5,100. So, pasabot na atay, mapalit na million bill,
sa mga kapalit at 23,901,000,000. So if ever tanong kopyahon, if ever na mo increase ang sample at abilitaro na to, balik na to. Ayan. So ingat to siya. If ever na mo reach butang na to, sample ito da sa itong calculator. Ito 24,900,000,000. And then ang price niya if nasa 0,0,0,0,8 lagay natin hanggang sabihin natin hanggang 7. Times natin. Times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naging 1 yan. So, na ang return natin na $100 naging $249. What if 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Ayan. What if naging 1 yan? Ayan. 246, ika 7 digit niya 1 ang price. Meron ka ng 2,490. So, ganun po yun. Kapag ang case na bumabot dyan, pwede mo na siyang ibenta. Doon ka pa rin pupunta sa pancake swap. And then, ang bilhin mo na sa itaas is rich. And then, ilan ba yun? I-max mo. And then, depende sa'yo kung BUSD. Yan. Or BNB. Walang problema po doon. Kasi tatanggapin nyo yung Binance Coin. Binance Exchange. Yung ginawa nyo Binance account. So, moto siya may tabo ato. And then, iswap ninyo. Make sure nga nag-apoy balance ang inyong trust wallet. So, karon. So, nito lang para na to. So, ito sa Coin Market Cap o Coin Gecko. Mangita tag recently added na mga coin. Pagkita na to dito, tanaw na to pinaka recent niya, tanaw na to ang volume, tanaw na tong price, dapat magsugod siya sa point 8 ka 0 gikan sa point. And then tanaw na tong volume, kung gamay pa possible pwede ta musulod diha. Pero kung musulod na ka diha, dapat tanaw gini mo ang yang kontra kung Binance siya. Okay, pag Binance na siya, kopyahan nimo tong contract, itapsa nimo tong pangalan sa katunga coin para makita na ninyo nimo ang contract. Okay, and then ato ka sa imong trust wallet, kopya nimo sa trust sa contract address, i-paste lang nimo dito sa imong trust wallet sa imong token list. And then ato nimo ang dap, kung itawan nimo ang pancake swap, i-paste nimo ang katong kuan contract address, and then pwede na ka magpalit. Karon sa unsa na to pagpalit ron og coins gikan sa Binance, ang buhaton na to is mag-create tag account sa Binance. Pag naa na, so ako lang to valid ID para ma fully verified siya. Under dere ato ta sa wallet, i-bind ninyo inyong email address o cellphone number para secure ang inyong account. At tumo sa P2P. At tumo sa P2P trading. So, diri, ang ato lang paliton is US dollar lang sa. Pwede pa dito sa BNB kung gusto na ito makonvert na yun. So, ang hita lang ka diri sa kaya ni mga presyo. Okay, kung naka capital na 10,000, nangita lang kag may 10,000 din nag-offer. Kanina under limits. So kung 10,000 sa pinakauna, wala 30,000 to 500, 21,000 to 22,000, 70,000, 70 pesos to 120. Wala siya. Okay, pwede po ka kung yari less than na
5,000 imong kuan pwede ka diri. Or diri, sample diri. Okay, 10,000 imong capital, pwede ka mapalit ano yung 34,000 mo na rin 89.35 yung offer. Kaya yung limit is 70,000 to 36,232. Buhaton ni mo ibay, depende kung asay mong kwartalo na butang. Either nasa GCash, nasa Paymaya, nasa online banking. Online banking, depende kung Metrobank, BDO, Union Bank, PS Bank. As long as na ay InstaPay, pwede po ang Paymaya o GCash, kaya na sila'y bank transfer na InstaPay. Pwede gyapon dito as long as na kay makuha ni mo ang information sa seller. For example, diri, ibay ni mo. Nakay 10,000. Ayan. Ibay ni mo ang BNB. Okay. Refresh ang page. Nanaroon dito yung option na pwede mo ni mo siya i-chat. Okay. Pwede mo siya i-chat. And then, pwede ka mayon online baka. Mayon siya og yes. And then, i-X ni mo ang chat. Then, ay payment option dito. Mamili ka kung unsa iyang i-offer na mode of payment niya. Kung GCash siya, di GCash po ni mo. Ayaw sa gear o transfer kung dili siya mo reply. Okay? Pag okay na, mo reply siya. So, kung GCash yung i-option or Union Bank or any bank, basta tanaw ni mo. Karon, tanaw ni mo kaya na po kanang limit of time. Dapat ma-fulfill ni mo na nga transaction within specific time. For example, within 15 minutes dapat ma-transfer na nimo tong kwarta. Pag na-transfer na nimo ang kwarta, for example, ningingan siya GCash. So, i-transfer nimo GCash. Masking bank, kunyari, ang banko ni Miss Union Bank or BDO na may InstaPay dito, pointaw nimo si GCash. So, kuha nimo yung GCash number and then i-chat nimo say yung GCash name. And then, pilay amount. Sa imong kapresyante, 10,000 may imong i-input. So, dapat 10,000 pwede mong ibutang dito nga transfer. And then, i-send. After nimo i-send na screenshot nimo ito nga transaction. Okay, ingon din. Then, pagkamana na, pag na-send na nimo ito, balik ka sa Binance. Huwag imong i-tap ang next or transfer next. I-tap nimo na para mo status to paid. It means, ang time ato mo stop na. Na transfer naman nimo. Okay? So basta pagkamanog screen pagkamanog pa transfer sa kwarta, screenshot and then i-tap balik ka sa Binance, i-tap nimo ang transfer next para mo paid ang status. Pwede na nimo siya i-chat ug ingon nimo nga paid na, done na, then pwede nimo to i-send ang imong screenshot na payment nimo. And then, mingan man siya, wait, ano, and then, automatically, okay na to siya, and then, mawala na niya siyang transaction. Pag na-okay na na siya, makita ni mo na diri, na P2P trading, back lang ka, and then, kaning transfer. So, i-send lang ni mo, i-transfer lang ni mo na siya, dito sa imo, from P2P wallet to spot wallet. Karoon sa man to siya, okay, kung BNB yun ito, itap lang yung BNB, and then i-max, and then transfer, okay? Basig matinga mo, wala lagi ko na yung home, market, trades, future, wallet. Ay, edi, example, basig matinga ka nga, wala lagi ko na yung home, wala yung orders, wala yung ads, wala yung profile. Dali lang na siya ba ito. Kita kaning na PHP sa ibaba, ubusan na mura o imbudo ka na itap ni mo. So, nara na siya dali dapit sa filter. Okay. Pero kung kuan, other option, napuna dali sa under P2P and then express, ayun. Nara na siya. Pwede kayo sa express diritso. Pero mas mayo kung more option para more offers na itong mapilihan. Karon, pag nana ng kwarta, exit na ka diri. Balik ka diri sa wallet and then under spot and then pangitaon mo itong BNB. Okay?
pag makita ni mo ang BNB, buhato ni mo, di man taka kwandri ka umbalik with BNB. For example lang, kita talag BNB. Nyari, nabali na ang BNB diri, buhato ni mo na, withdraw lang ni mo. Okay? Karong nga yun na siya, unsa may withdrawal BNB address ni mo. So, balik ka sa imong Trust Wallet. Login ka. Ito ka sa wallet. Kung kabantay mo na ay naanay BNB diri, na po ay smart chain. Masing asa sa duha. O pwede mo piliyon. For example, kani akong piliyon. Actually, kani sila. Kani o kaning address ang gipang ani mo, isa na, isa ra sila yung address ana. Okay? Ang kalaina lang ani, o ilabot ani, kaning BNB nakasulat, ang kaning gikan sa smart chain, o guban mga coin gipang ani mo, isa ra na sila yung kung ana, kanang agi andre. Naka BIP 20 ni siya. Okay, BIP 20 ang tawag niya. Bantay niya, o. Na BIP 20, ubos aning pangalan niya. Kani isa ko eh, BIP 2 lang magandang BNB. So for example, gusto ni mo ilipat pang kwarta gikan sa Binance, buhaton lang kani receive and then copy. Okay? Balik ta sa tong Binance, paste na to. So automatic yung detect na BIP 20. Kung wala na detect, i-manual lang nato og select. Okay? And then pila man to yung amount, basta na yung minimum mo 0.1, muna yung minimum niya. So for example, nakapalit ka o dato point ganun, nakapalit ka ganun, i-withdraw lang ni mo na yung insufficient. And then pagka-withdraw ni mo na, mag-hatag check summary din, i-proceed ni mo, mangayin na siya o code gikan sa text o sa email, then i-proceed lang ni mo para ma-transfer na nimo. Okay, make sure lang nga tama tanang gikan sa address o unsa siya nga network. Pag na okay na siya, mapasok na sa imong dire. Within pila lang ka segundo or minuto, muada ng kwarta niya dire or coin. So pag naana na, so pwede na ka mo transact mo palit og coin. So kung ang paraan po dana ron, kung gusto na nimo i-cash out tong kwarta, same gya po nimo, i-swap nimo tong kwarta gikan sa pancake swap, and then pili lang ka dito og mga coins na gusto nimo baligya, and then sample dere, di ba, balik ta pancake swap. So kunyari ni katong batang na to, tong Richie nimo is ning kuangyad ning butang na to kaning good cake for example, ning kita na ni og $1 kada usa ka coin. So pwede ni mo siya i-swap, ayan, pwede balik taro ni mo na. So kung nakanyari nakay 600, and then nahimo na siyang butang na to og $600, kaya di palit ni mo, palit ni mo 10 cents, and then nahimo $1, nahimo na siyang $600, dilirin mo na 600 na siya kay worth of BNB lang wala. Pero kung gusto niyo mo BUSD, BUSD, kana lang siya o BUSD. So kana siya, imula na siya i-swap. So swap lang naman, approve gold cake, make sure na dili mo doon tanan lang imong nabili na transaction fee sa Binance, sa imong BNB coin. For example, nakadeposit ka o $100, magbili $95 lang ang imong i-transfer. Okay, i-roll palitan na coin, basta at least naka nabili na $5 para sa transaction fee. Una approve gold cake, and then swap. Automatic na pag na-swap na siya, dili na mo balin either kung na kay BUSD, sample to. So BUSD, kita lang ni mo na direct, kita lang ni mo BUSD.
di ko ka-type ko na eh. Kasi February lang, kunyari Binance po na siya, dari masulod na. Mo lang buhatan i-send. And then, kopyahon mo imong dari under deposit, BNB, pangitaon mo itong sa imong Binance wallet, under deposit. So, kopyahon lang nimo ni. Or kung kanina ba yung gusto, beep, ayan. Ay, no, no, ni, never mind lang ni BNB Mimo. Wala man na dito, girl. For example, dari, send. Ayan, send mo dari. Na. Kung gusto niyo mag-BNB Mimo, pwede po, dara. BNB Mimo. Copy lang. Ayan, optional lang na siya, pero at least na, ana then pila to yung amount pwede to i-max ni mo or bilhin lang gya po ni mo 5 mayari na nakita to og $1,005 USD $1,005 so 1,000 lang yung may send na po pero kay since kaan man siya BNB so ikaw na yung mag-estimate or pwede po kadiri po din mo i-send kani send ni mo pero usually din mo lang siya masulod yun pag na-swap na ni mo okay so pag na-ana na dito yung mong kwarta na-ana yung mong kwarta diri reflect na siya diri nga na-ana so yari na-ana diri ni-reflect na-ana kay BNB ni-reflect na balik ka sa P2P and then balik ka P2P trading make sure di ay nga imong profile na add ni mo imong nga di ba make sure na na-add ni mo sa imong payment method ana payment method ni mo kung Paymaya ba GCash or bank pag na-add na ni mo na balik ka diri sa home and then BNB and then i-sell ni mo pili ka diri kung asa to kayo yari $1,000 magkato so nasa 50 so 45 to 60,000 imo pang itaon so pwede ta dali kay 25 to 115 man so i-sell ni mo then i-tap ni mo itong imong BNB amount or pwede po di-all ni mo kay i-withdraw and then i-sell okay and then hulat na lang ka sa buyer na mo palit ato imong hulat na lang ka sa buyer na i-transfer niya itong kwarta kay i-send naman imong BNB ang imo lang yung buhaton bago siya mo pay pwede siya i-chat ni mo nga oy hello paki-transfer na lang for example na and then reply siya sige wait lang ganun sending na ganun pag na-transfer niya pag mo na kay madawat na notification na na-transfer na niya for example ang $1,000 or tong worth of 50,000 at niya pwede na mo to i-confirm ang transaction okay pero ning page siya maningon siya ning next ning page siya pero pa kay nadawat i-dispute siya na may dispute diya ingon ni mo ako nadawat may insist siya pwede ni mo siya i-dispute para musulod ang Binance nga mga agent sila mo resolve na pero usually pag inga na maguning aning na sila sa seller na side nga baligya isuli gandungan gina sila ga transact og tinuod tip di tanawon nimo ang ilang trades kunyari si John 106 trade with 46.09% medyo alanganin tani basi oh daghan na basic transact pero basic dugay unlike ang kaning for example kaning kay Mr. Check positive kaning 2433 so nasa 90.58% pwede na to na siya transact ano ra then nasa siya pwede daw bank pwede daw GCash pwede po din yung bank ano ra pag sumangita kag asay mo para na so kato lang ang mga akong ma-share sa inyo indenture mo ani kaya madali raman ang kwarta ay lang po dihurot ninyong tanan yung kwarta kanong extra kwarta lang ninyo so dagang salamat o maingad lang.